What's up, guys? And ayan, panibagong vlog na naman natin. Kagabi naputol na yung vlog ko. Sobrang pagod namin kagabi. Since naputol yung vlog ko kagabi, papakita ko sa inyo kung ano yung mga pinamili ko. Kasi Johan pumasok na. Dahil may pasok sila. Yung brother-in-law ko wala dito kasi siguro nag-jogging. Kasi nag-jogging yun. So ito yung sari na nabili ko. Susuotin ko sa bartaman ni Johan. Although sabi ni Ama, kahit di ka na magsari, Mila, magsasari pa rin ako dahil syempre once in a lifetime lang yun experience ni Johan. So kaya sabi ko, mag-ready lang ako kasi pangit naman yun na lahat sila nakasari, ako hindi. So ito yun, guys. Tapos yung aking sari, ito ang design. May mga dahon-dahon siya. Mapaparisan mo kasi siya. Mga kahit anong kulay. Green, pwede mo siyang i-match. Kasi lahat yan sila nakapula. So okay lang kahit ganito. Diba? Pwede ka naman magsuot na kahit anong kulay. Hindi naman mandatory na pula yung suotin mo. Tapos ito yung petticoat ko. Petticoat? Paano ba yun i-pronounce? Petticoat? Petticoat? Petticoat. Sa loob ito ng sari. So usually ito, nasuot nila ito. Pag nagsuot sila ng sari, ito muna yung sinusuot nila. Ito o. Sa loob, may ganyan ang mga sari na suot nila para hindi kita yung sa loob. Hindi ako marunong magsuot ng sari, no? For example lang. O, ganito yung sari ko. Meron din doon iba, guys, pero para kurtinan. Ganito. O, diba? Ganyan yung sari ko. Sample lang yan kasi hindi man ako marunong magsuot ng sari. Diba maganda siya? O, tapos pula yung aking damit. Ito, dadalhin ko pa ito. Kaya, ayun, pa-urgent ko na lang paayos para masuot ko ito. So, ganito lang, guys, ano? Kung sa atin pa, parang kurtina ito. Sa totoo lang. Pero sa kanila, damit. Ito naman yung aking kurta. Pero ipapaano ko pa ito, papaayos ko pa. Kasi liitan ito, last piece na lang ito. And iba, hindi ko type, guys. Oh. Gusto ko yung mga ganito niya, oh. Tapos gusto ko na material cotton. Mas mahal nga yung blue, guys, na mayroon ako kasi ibang style yun, umbrella yun. Tsaka yung pants niya ito. So, ganyan. Ito yung kulay na pinili ko dahil may blue na ako. Sa next, bili na naman ako ng green. Yan, magkukulek ako. Yung shawl niya. Shawl ba ang tawag dito? May tawag dito, guys, eh. Hindi ko alam. Basta may tawag dito. And then, bumili ako ng medyas. Ang bilis maglamig ng aking green. Bumili ako ng medyas. Panglamig. Isa lang susuotin ko doon. Dami ko, guys, aayusin. Ayan, bota mga tupiin ko. Nag-stack na naman. Ayan. Pero baka bigay ko ito kay Ama. And ito kay Deepak at saka kay Johan. Binilhan ko sila. Sabi ko nga kamandira, naawa ako sa taxi driver kasi grabe yung traffic, guys. Almost isang oras kami mayigit. Gawa nga nang mayroon silang padasal nila. Doon, grabe ang traffic. Grabe talaga. So, 800 yung single niya sa amin kasi nga siya mismo nagsabi din na ma-traffic daw. So, doon pa siya dumaan sa ma-traffic din. So, sabi niya, di pa, pwede naman siya dumaan sa mga kapilaan. Bakit doon siya dumaan? Ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko, alam niya nga din. So, sabi ko, kamandira, gawin na lang natin 900. Aba, guys, binigyan namin na 1,000, hindi na binalik. Sabi namin, ah, sige na lang. Kasi nga, parang worth it naman na tumanggap siya ng ganun. Kasi nga, sa sobrang, ano guys, haba ng biyahe. So wala, makikipagtalo pa ba kami? Napabalik niya, wala namang traffic. Wednesday kami uuwi, bukas Tuesday na, diba? Wednesday, Thursday, Friday, hanggang Friday kami doon. And Saturday ng umaga, balik na kami doon. Ano ba itong aso na ito? Nag-uwang di siya, ya? Ano, sa Tagalog, ang gauwang? Ay, ang cute naman ng aso na ito. Sandali ha, kasi nawalan battery yung aking GoPro. Pero parang may breed ata itong aso na ito. Bakit gusto niya pumasok dyan? Ano mo aso ba? Ito ngayon ko lang ito nakita. Iiyak siya. Ayan, bot. Ang kawawa sa iyo. Hapon na dito. Ako lang mag-isa. Wala yung asawa ko. Wala si Johan dahil si Johan may pasok. Wala yung brother-in-law ko. May mga lakad ang mga boys. Wala na akong marukumi dito. Binuksan ko na siya link kasi nga parang ano siya sa atin, guys, yung kanyang pagpak. Yung pagpak nila, guys, parang shampoo sa atin. Katulad din dito sa mga sachet. So, gusto kong malaman, alin dito ang miso. Kasi, puro Japanese lahat yung nakasulat. Ang ganda ng mga kulay. Ayan. Oh,
kakaiba. Nakatry na kasi ako guys ng mga soup ng Japanese at nagustuhan ko talaga. And magbabaon ako nito sa Village. Ang ganda ng mga kulay oh. Kaya nagtatanong ako ngayon kay ate. So ngayon, mayroon siyang dalawa parang nakapack. Ito, mafe-feel mo talaga dry siya. Ito, mafe-feel mo na parang mga gravy. Kasi iba ang kanyang ano eh, packet. Parang mga dahon-dahon sila. Try natin to. Siguro partner yung ang mga ito. Baka toyo ito. Kung hindi ako nagkakamali. Kaya inantay ko muna yung pag-reply ni ate sa atin. Kung alin dito yung miso. Kasi hindi ko talaga alam. Puro Japanese talaga nakasulat. Kapain mo yung miso ay paste. Tapos yung mga gulay ay dried gulay. Basta kapain mo lang malaman mo ang paste. Kasi malambot yung sabi mong gravy yan. Ang miso. Remember the pronunciation. Miso. Ha. Miso, miso, miso. Isang pack ng miso, isang pack ng gulay. Tapos yung hot water mo, lagay ka muna ng half sa mug mo din. Kung maalat, dagdagan mo lang ng hot water. Ito yung message ni ate sa atin, no? Pain mo ang miso paste. Pain miso paste. Tapos, yung mga gulay ay dried gulay. Basta binuksan ko na yung, ayan, miso. Ayan. So, ganito yung pack niya. Miso soup base packet. Ayan pala, oh, nakalagay, oh, may English. Sandali, sandali, i-focus natin. Ayan, tuto. Ganito nga. Tapos, tong gulay. Galing, ano, ganda ng packaging niya. Guide. Susyan. Diba? Magbabaon ako nito sa Village, oh. Yan. Tapos lagay natin yung hot water. Ni ate, tansyahin mo lang kung mapait, dagdagan mo ulit na hot water. Mainit na mainit itong tubig natin. Kita nyo naman, di ba? Tikman natin. Dagdagan ko konti. Okay na ito. Tofu siya, guys. Iba-iba pala ang kanilang mga soup. Kulay. Pero iba talaga lasa. Hindi siya salty. So, ayan guys. Dinala ng brother-in-law ko yung kalahati na ibigay sa akin ni ate. Ito. Ni ate doon. Isailan ko na lang. So, ito pa yung mga natira na ibigay niya sa akin. Maraming salamat ate. Ayan ang ka-instant sardina sa ko. Pansit kanton. Magic sarap ulit. And ayan, coffee ko. Hello guys! Dito ako oh. Nagtutupi. Oh, ang dami kong tupiin. Yan. Yan na yung mga natutupi ko. Para mas mabilis ko ano yung dadalhin namin. Ito yung bigyan sa akin ng jacket ng bilas ko. Kasi yung asawa ng bunso. Ayan. Ganda guys ano. Ayan. Hey! Kailangan ko tapusin ito kasi wala man may magtutupi nito. Ako lang. Ang biyahe namin is 8:30 in the morning. Ando na lahat ang pamilya. Kami na lang yung pinakahuli. Kasi nga, yung mga kasamahan ni Yuhan na magbartaman din, nandun na. Yung tiyuhin niya, yung pinsan niya, nandun na sila. Tama nga naman na doon sa ano guys, may Village gaganapin. Kasi pag dito, matrabaho. Matrabaho pala. Dahil araw-araw sila magsasayawan. Araw-araw yung pare nagpipreach. Kaya nga, yun ang sabi ni Ama na agahan namin daw ang pagpunta doon. Kasi para daw maka, ano kami. Yung mga anak siguro, gusto niya rin parang makinig sa preach ng pare. Yung mantra, yun ang sinasabi niya. Eh, ayaw nila. Kasi may mga trabaho pa sila eh. So, naintindihan naman ni Ama. So, yun. So, Wednesday kami. I think, nabalitaan ko kami nandira Friday yung para sa kanila ni Johan. Yun, pinaka last day. Tapos, baka Saturday balik na kami. Magbe-birthday na kami ni Johan, guys. Ayan, tingnan natin kung sa mismong birthday kami mag-celebrate or titingnan natin kung ano ang magiging plano. Kasi sila ni Deepak, hindi ko alam kasi parang may pupuntahan sila eh. Depende. Titingnan natin guys. Pero, ayun, magsiselebrate kami definitely. So, ayun guys, tapusin ko muna dito. Tupi-tupi ha.
At yung gimbal ko, yambot na lamang. Ako ay, kami ay magbabayain at hindi ko pa naayos. Naglaban na kasi ako kanina, guys. Para yung aming ano, wala na kaming labahin at kung ano ang aming gusto dalhin, madadala na. Kasi yung maliit lang na trolley dalhin ko. Si Ama may dala din siya na trolley. Ipagkasya ko yun na lahat, doon ko ilagay yung damit namin ni Juan. Kasi si Deepak, simple lang naman yan, may sarili, yan siyang bag. Hindi ako magdadala ng marami, basta importante sa bata. Alam nyo guys, yung hindi nawawala sa akin, na pag nagtitravel kami na ganyan, yung mga kakain-kainin namin, gamot, yan, priority ko talaga yan. Tapos, ano pa ba? Oh, yun. Basta guys, yun ang mga ano ko lagi. Inaano ko na kapag nagbabiyahe kami. Tapos, ayun na nga guys, balik tayo. Mas okay na sa village sila na ganun. Kasi pag dito, araw-araw, maingay. Tapos, walang tigil ang trabaho. Wala na battery yung camera ko. Kailangan ko ng i-charge.